So what is up mga kosa, we back here again for another vlog. So ayun, magagang biyahe, Sunday, first time, 7 a.m. Paga na nung paga. Nung last is mga alas 9, ngayon mga alas 7 na. So ngayon is uwi kami ng LB dahil ipapacheck ko rin tong motor ko. Kasi kung nakita nyo last vlog, sira yung motor ko. Pinakita ko doon kung ano yung sira ng motor ko. So ayun na yung sa manibela nga tsaka yung sa gulong. Check lang natin. Tapos tignan natin kung mapapalitan natin ngayon yung axle cap tsaka tong handle grip natin. Hindi ko pa kasi sure kung na dumating na yung order namin dun sa Los Baños na handle grip. Pero may dala akong axle cap. Tools lang ang wala ako. Kasi ang dinala ko sa ano ko, sa compartment ng motor ko is kapote. Kasi lagi ano, pag galing ako sa LB tapos uuwi ako. Pag uuwi ako dito sa San Pablo is lagi naulan kapag hapon. Eh minsan lagi ko nakakalimutan yung pote ko. Kaya yun, yun na yung dinala ko ngayon. Hindi ko alam kung may barya ako eh. Siguro. Ito, okay na to? Ay, umandar na. Gahot pa ako eh. Hindi na talaga nakapagsuot. Eh, inabutan na tayo ng green eh. At yung mga ganun na eh, dinadala nila sa mga ano, center. Para at least meron silang ano, matutuluyan. So, ayun, may dadaan na kami dun sa Wawa. May kukunin lang akong pera. So ayun, tulong lang ng tulong kung may pang tulong. Hindi naman masama tumulong eh, kahit sa maliit na bagay. Kahit barya lang yung malaking tulong na isa niya. Kilala naman ako ng mga nakakilala sa akin. Kapag meron ako, nagbibigay ako. Kapag wala, edi wala. Ganoon talaga, hindi palagi meron ako. So dito tayo may kukunin tayo. Dito yung school ko, LSPU. Ang dulas. Kad-kad eh. Feeling ko nagmo-moist na naman yung camera ko, embrace it. Ginawa ko na ito ng paraan. Nagmamoist yung camera ko. Ay, hindi pala. Dito lang pala sa loob. Thank you. Ito ba yung sa'yo? Sige, sa'yo na. So ay, mga kasa, bago natin pala simulan itong vlog na to. So yeah, huwag nyo kakalimutan mag like, share, subscribe at ring yun na ring yung bell. Ang lalim! Kung gusto nyo pa makakita ng mga ganong katangahan. So yeah, reload the intro. Yeah! So what is up mga kakosa, tayo nagbabalik. Misa talaga kapag nagbablog ako, hindi ko na naaano yung mga nasa harap ko eh. Mamaya maya may makikita ako, may butas to pala doon. Paano masabi? Sana hindi nagmoist yung camera ko kasi yung last vlog kitang kita nyo naman. Lamig na kayo kakapanood. Sobrang lamig eh, nagmoist na yung camera. Pero feeling ko ngayon hindi. Pero dito sa likod ng camera ko is yun, ano siya, nagmo-moist siya. Pero dito sa harap ng camera ko is wala. Okay, pulido, maganda, magandang gawa. So yun, konting tips lang para may pag-usapan tayo sa mga action camera na kagaya nito nung akin is yung nakalagay sa case. So yun, minsan yun talaga yung problema, yung lagi nagmo-moist yung action camera case natin. Para yun sa mga lagi naka-case, okay naman sana sa akin yung walang case, yung nakaano lang talaga yung open. Kaso hindi ko siya trip gawa nung nag-modified nga ako, diba, ng lens. Naka fish eye na ako, so yun, lumaki yung lens natin. So ayun, natanggal yung nasa gilid ng lens. Tinanggal ko kasi hindi kasya yung lens na fish eye dun sa stock na lagay ng lens. Kaya yun, tinanggal ko na lang. So ayun, medyo may awang na medyo malaki, kitang kita yung loob. So ayun, ginagamitan ko na lang lagi ng case para laging nga hindi naman lagi kita. So ayun, ang problema lang din sa case ko is yun, nakikita nyo yung black na sa sobrang lawak nung fisheye lens is nakikita nyo yung black nung nasa lens ng ano natin, ng case ng action camera. So kung hindi nyo nagigits, papakita ko sa inyo, hindi ko i-edit. Ayan. So ito, itong nakikita nyo yung video na to, ito yung stock na footage nung galing sa action camera natin. Yan, ganun siya.
meron siyang black sa gilid. Ayun yung pinaka lens na itong case natin. So ayun yung makikita nyo. So kung gusto nyo naman malaman ko paano ko tinatanggal yung black na yan, is meron akong video na yung pagtanggal ng distortion sa lahat ng action camera yon. Meron naman akong video na kung paano tanggalin at kung paano ine-edit yon. Kaso nga lang sa ano lang siya, sa Filmora 9 dun lang ako nag-e-edit. So hindi ko pa alam kung paano tanggalin yon sa mga sa cellphone na pang-edit, kasi wala pa akong idea, kasi dun na ako nagsimula mag-edit. So ayun yung sa case natin, sa action camera lens. Ang ginawa ko is binabad ko siya ng pinatiwan ko pala siya ng ano, may toothpaste. Pinahiran ko siya ng toothpaste sa labas ng lens ng case tsaka sa loob. Tapos mga pinatuyo ko ng mga siguro 10 minutes 10 to 15 minutes ko siya pinatuyo. Ayun, pinunasan ko yung labas. Tapos yung loob is kailangan nating hugasan. Kailangan na may pressure para lumabas yung mga konti-konting toothpaste. Kasi hindi kaya ng punas kapag dun sa loob mismo, kasi meron yung sulok-sulok. Kaya dun lang tayo sa labas magpupunas. Banking. Nalimutan ko eh. Dito, banking tayo. Banking. Ayun na, tips ko sa inyo na pinaka professional na banking na makikita nyo na dapat nyo gawin. Mali yung nakikita nyo na inihiga yung motor. Mali yun, mali. Hindi yun safe. Gago! Mali yung nakagilid yung motor. Dapat straight yung motor. Tapos ang banking mo, yung ulo. Yung ulo dapat nililikwa, hindi yung katawan tsaka yung motor. Uy! So ayan, pabay na tayo. Ang ano pala yung camera ko, nakayuko. Try nga natin to. Ayan, CB400. Ganyan yung gusto ko, CB400. Oh, nagre-race ako. Sige, pag nanalo kayo, meron kayo sticker sa akin. Malayo pa finish line nyo. Ay, may malapit pala na finish line dyan, yung global. Gago! Kala mo yan eh, nasa racetrack eh. Gigil na gigil si kuya eh, ganun na ganun eh. So ayun, dito na kami sa ba eh. So ayun na, kailangan mag-almusal din pala kami. Dami niya. So ayun, kakain muna kami dito sa may Lomihan. Saan ba yun? Ayun, doon. Dito sa may... Ayan, Lomi. So mga kasap ko muna yung cam. Ibo ko na. Yeah. So what is up mga kasap, tayo nagbabalik. Pagkakain, di na magsasalita kasi busog. Hindi ako makabakbak ah. Doon na lang ulit tayo dadaan sa may mahas para dare-daran dyan na, kasi pag dupo tayo sa crossing baka mag traffic pa eh, lagi rin naman traffic doon. Naman. Drive. Mga gag-drive eh. Triple kill. Ton lalawak dito eh.
So yun, okay na yung motor natin. Okay na, goods na. Palta ko na rin yung axle cap. Ito yung axle cap. Yung isa bingot. Tanggal din yung ano. Dahil tulong na axle cap. Hindi na puruan yung motor natin. So yun, shoutout kay Kuya Neil sa paggawa dun sa motor ko. Few moments later. So, what is up mga kosa? So yun, gear up na tayo. Alis na tayo dito. Ayun, balita sa motor natin is okay na. Naalay na natin yung manibela tsaka yung gulong. Bali, ang di ko na napapaltan is yung sa handle grip, yung bar end. Bibili na lang ulit ako ng isang set ng handle grip para paltan yan. So, napaltan ko na rin yung axle cap. Ayun, buo na uli siya. So, ready na tayo. So, shoutout ulit kay Kuya Neil. Siya yung naggawa dito sa motor. Tinulungan niya tayo. Ayun, balik ka tayo sa Las Baños nga pala tayo. Gago! So, balik tayo sa SPC. So, ayan na. Alay na siya. Kailangan pa pala magpa-load. Hello na pala. Saan ba may pa-loadan dito? Pa-loadan lang. Load? May load dito ah. Wala doon sa bilis. Isa ako. Balik ako. So, looking for pa-loadan tayo kasi kailangan natin load. May dala pala akong barbell. Dumbbell pala, dumbbell. So yung dumbbell is dadalhin ko doon sa bahay, doon sa SPC. Pero papaload muna tayo kasi kailangan ko kontakin yung hihingihan ko ng 1,000. Okay na yan siguro dito. Papaload lang naman ako eh. So mga kosa, nakapagpaload na tayo. Natawagan na natin yung dapat natin tawagan. So punta na tayo dahil baka buta pa tayo ng ulan. So ayan ah, baka buta pa tayo ng ulan. Kaya kailangan natin magmadali. Lagi na maganda eh, kapag nauwi na ako, naulan. Mag-start po na ako ng helmet. So ayan, let's go. Kailangan ko na rin talaga akong wet, uulan na. At meron pa rin akong midterm mamaya ang gabi. Alas 5 pala, ganun na rin yung magagabi na rin, kaya ganun na rin. Damn. So ayan, punta lang ako dito sa may main doon. Mapasok lang tayo dun sa may school. Kaso main doon na rin naman to. Kasi itong lugar namin is tatlong lugar to eh. Hinaha dito ng tatlong barangay. Bali may mayon doon, may San Antonio, tsaka Bayog. So itong nasa kaliwa nyo is San Antonio. Itong nasa kanan nyo, mayon doon. Tapos yung nasa dulo na ito, yung dinadaanan nating tulay. Yan, yung paglag yon, yung bago magtulay isa, yon Bayog yon. Magsana tayo buta ng ulan. Pero may dala naman akong kapote. Sana all may crash guard. Kailangan ko na rin po pala bumili ng crash guard kasi para hindi na ito nagagasgasan sakali mo na magtaw. Pero malaking tulong yon, crash guard. Yung axle cap is sobrang laki ng tulong yan. Nakita nyo naman yung axle cap natin isa bingot yung kabila, tanggal yung kalahati. So bago natin, bago madamage yung sa may gulong is madadamage muna yung sa may axle cap natin. At yun ang purpose nun, hindi lang siya pang forma. Malaking tulong talaga siya. Kaya di ko alam kung bakit may huli yung ganon yung axle cap. Sinasabi ng iba bawal daw kasi modified. Para sa akin malaking tulong talaga yun. Para sa akin lang ha. Pero ayun na nga, gawing na tayo dito. Hindi ko naman ito papatagalin kasi may kukunin lang naman talaga tayo. Tapos narito na tayo San Pablo. Medyo mahaba na haba na bayah yun. So ayun mga kosa, malapit na tayo dito sa school. Wala naman na itong ganap kasi pagkakuha ko nito, diretso uwi na ako. So ayun, siguro dito ko lang ito tatapusin itong vlog na to. So sana nakapagbigay ako ng tulong at update kung ano meron dito. So ayun mga kosa, huwag nyo kakalimutan mag like, share, subscribe at ring nyo na rin yung bell para palagi kayo updated sa mga susunod nating upload. So ayun, Crim out, peace out, subscribe, yeah.